So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, actually ito, matagal ko na itong gustong gawin. Kaso syempre, nito lang tayo nagkaroon ng chance dahil walang event. Ngayon, gusto ko sanang interviewin lahat ng mga kaibigan kong sikat, mga YouTuber kong kaibigan ng mga sikat, para lang malaman natin ng konti kung ano ba talaga yung, kung sino ba talaga sila sa tunay na buhay, di ba? Kasi tulad niya, nandito ang aking kapatid na si Jonah. Yeah. Si Boss Jonah, syempre, ng Brusco Brothers. Nandito ako sa Brusco Mansion. Very controversial ang character ni Boss Jonah sa social media, okay? Tingnan natin kung sino ba talaga siya. Kilalanin natin to si Boss Jonah. Definitely, bro, para rin to sa mga fans mo. Sa mga bad boys, sa mga bros, di ba? At yeah, most of all, syempre, sa mga haters mo na iba ang iniisip sa'yo. Pag nakita ka, mayabang ka, ganito ka, ganyan ka, ayun na agad, automatically ang naisip nila sa game. Una kong tanong, Jonah, no? Kinakaba na ako, MJ. Bakit Boss Jonah ang pangalan mo? Sa social media, syempre. Okay, guys, eto na. Shoutout muna sa lahat ng mga kahombre. Yeah. Sa mga Brusco viewers dyan, sa mga kabad boys. Yeah. Hindi talaga ako nagsabi sa sarili kong Boss Jonah, ako, okay, okay. Kasi nagsimula yan, nag-short film kami sa Brusco since 2015. Ang nagpalayo sa akin ng Boss Jonah, si JM. Si JM na pinaka-director ng Brusco Brothers sa short film. Okay. So, ang ano ko kasi, ang ugali ko nung gano'n kasi, kuya, ano ko, kumbaga sa tropa, lagi ako nabubuling. Bullying din namang, ano, nakakasakit. Character. Yung bullying din nakakasakit. Yung bullying na pag parang pagmamahal, yung battles, mga parang gano'n. Yes. Tapos, in-apply namin sa ano, sa mga short film na Boss Jonah, tapos, after ng short film, nag-vlog na, di yun natawag ko sa akin, Boss Jonah. Yun. Naalala ko tuloy, Aji, ipakita mo yung clip, makukuha mo to dun sa disking na video ni Jonah ata yan, dati pa nung una namin pagkikita. Una natin pagkikita yan. Makikita nyo yung short na clip kung saan ako yung pinaka-bully. Mm. Tapos nakita nyo naman na sa umpisa, siya yung bully. Tapos binuli ko siya, tapos nagtatakbo siya. Ganon din pala yung tunay na Jonah, di ba? Ganon yung ibig ko sabihin. So ganito, bakit naman Brusco Brothers ang tinawag sa grupo nyo? Okay, but Brusco Brothers? Mm-hmm. Sabi, parang binigyan lang namin ng meaning Brusco Brothers. Brusco, di ba, malaki katawan. Brusco, di ba, Brusco lang malakas. Ibig sabihin nun, Brusco yung pagsasamahan namin. Ay, ganun. Pero pinaka nakuha talaga yon, Kuya MG. Kasi sabi ko dati, hindi dapat Brusco Brothers pangalan namin, dapat Squad Goals. Kasi uso yung mga Squad Goals nung mga dating nagsasayaw sa'yo kami. Basta 2015 din yun. Si JM naisip din. Si JM na naman. Si JM talaga yung pinakamatalino talaga sa amin eh. Si JM nagsabi na, Brusco na lang kaya, tapos Brothers. Kasi, si Jeric, nakita niya dati si Jeric, ang laki ng katawan ni Jeric. Mas malaki pa yung katawan niya dati. Okay. Ngayon kasi, masal-masal si Jeric ngayon. Ay dati, tabachoy, matabang malaki yung ganito. Okay. Sabi nung, parang katulong ni JM, Brusco daw. Yung parang Brusco daw si Jerry. Naisip ni JM na Brusco Brothers. Mm. Like, hindi namin ng Brothers para gano'n. Tapos yung inano lang namin siya sa pagsasama namin. Kaya Brusco lang malakas. Yun eh. Grabe. Oo nga naman. No? Ilan taon na ang Brusco Bros ngayon? 6. Magsi-7 na. Magsi-7, no? Pero may umaalis. Pero nandyan pa rin kayo, di ba? Pwede. Okay. Ganito yan, Jonah, no? Explain mo naman sa amin kung bakit ka bad boys ang naging tawag mo sa mga tagahanga mo, sa mga manonood mo. Okay. Balik kasi kuya, elementary pa lang ako. Walang yan ako eh. Okay. Yung parang walang yang bata. Pero hindi ako yung... Ano, makulit. Makulit. Kasi ano eh, hindi ako yung walang yang ano eh. Yung walang yang talagang perwisyon ha. Ako yung walang yang nagpapatawa. Okay. Ganun yun eh, dalawa yun eh. Sa bagay. Meron kasing type ng bad boy ka lang na... Makulit ka lang. Oo, nagbubuli ka lang. Yung sa akin kasi, yung pagka-bad boy ko kasi, yung tatawag sa patawanan yung mga tropa ko, ganon. Tapos yung ka-bad boy, yun nga, kumbaga sa elementary ako, nung high school ako, tawag pa sa akin, demonyo. Ng mga teacher ko, ako si demonyo 1, si JM, si demonyo 2. Ay, puti. Ganon kami mag-best friend, kaya high school pala, mag-best friend na kami ni JM. So yun, nadala ko yung ganong ugali ko na, ayan si Jonah, ayan, yabang oh. Alam yung feeling na ako yung high school ako, yung magayabang ako. Pero nakakatawa. Oo, nakakatawa. Parang nagpapatawa ka lang talaga. Pero kuya, kaya nasanay na ako sa mga haters ng ganyan. Kasi sa school namin, nagkaka-haters din ako, yung yabang nito. Pero pag nakakilala na ako sa personal. Iba na. Kaya, yun nga, kumbaga, sa online kasi, hindi ko sino masisisi. Ay, siyempre. Kasi hindi kakilala. Kaya sa sinasabi ko sa mga nakakilala sa akin, kilala niyo ako.
Kaya kung ano ako noon, eto pa rin ako, hindi ako nagbabago. Yun, ganun pa rin ako. Kaya ka bad boys. Yun, nadala ko siya hanggang college. Yun. Parang loko-lokohan lang, tapos naging nagkatotoo na talaga. Yun. Kasi, siyempre, Boss Jonah, Brusco Brothers, siyempre ka bad boys, ayan na nagdala sa'yo ngayon. Ay, kaya nakalimutan ko pa, kasi idol ko rin si Daniel Padilla dati eh. Kasi Robin, okay. Robin Padilla, yung mga bad boy, kasi sabi ko, ano, is liver lover boy. Parang mga ganun lang. Umiyabang lang, ganun lang. Okay, sige. Ganto yan, Jonah. Noong hindi ka pa YouTuber, ano ka nun, noong mga panahon na yun? Kailan ka nagsimula mag-YouTube, ganyan? Nagsimula kami mag-YouTube, ano talaga ako, MG, 2013. Pero ano to, hindi namin ano, magkakapera kami. Sinalpakan lang namin, and then, sabi ni JM, mas patok yung Vine, si JM na naman. Kaya si JM sinasabi, sin yung pinaka-director, utak, o pinaka-ganyan, sa mga trabaho namin talaga. And then, nag-Vines kami. Iniwanan namin YouTube. Trip-trip lang eh. Nung pag-Vines namin, nagpapasikit kami sa FB. O, FB naman. Pero iba kasi yung naghahawak sa inyo nun eh. Oh, kumbaga, binibigyan ka lang, tapos bahala ka na. May humawak sa amin, 2015 na, kuya. Ah, gets. So, ano nangyari? 15 to 17, kuya. Medyo ano to eh, yung 17 ayoko eh. Yung Brusco Brothers sa 2017 ayoko kasi eto yung naghiwalay-hiwalay kami. Ah, okay. Si Glendo nag-Saudi, si Jem nag-America, si Russell, Vincent, si King, si Gary, nag-hotel sila. Nagtrabaho. Anong tira sa amin? Ako tsaka si Merck. Tapos si King, hindi ko pinapapasok sa trabaho para hindi kasama kami ni Merck mag-video. So yun, pinaka-ayoko, bali... Nanghirap din pa yung tapos pinush namin tatlo. Tapos minsan nakasama si Gary, yung iba sila, minsan lang. E di parang nagkakapera na kami, kuya, nung 18, YouTube. Nung nagkakapera na kami nun, ang nangyari, pinauwi ko si Glendon, tapos si JM. Si JM, hirap kasi kuya, si JM talaga. Kumbaga, ako, kung normal na tao lang ako, mayamang pamilya si JM, kasi sa Amerika sila. Okay. Nahirapan si JM umuwi kasi nakipagsapalaran siya, parang tinek niya yung risk para... malabanan, hindi naman sa pattern, parang malabanan yung mga tita niya na yun sa pangarap niya. So ngayon, umokay naman yung decision. Pero grabe yun, no? Loyalty yung pinakita ni JM kasi mas pinili niya kayo kaysa Amerika. Yun nga kuya. Alam naman nating lahat na kahit papano pag nakapunta kang Amerika. Tsaka maging si Boss Jonah. Ano kasi, nung college ako, lyceum pa ako kuya. Okay. Ang mahal ng tuition nung panahong yun, wala naman kami. Tatay ko, retired seaman, wala namang pension yun. Diba? Yung nanay mo? Si nanay, businesswoman. Kumbaga, okay. May negosyo kayo? May Xerox shop lang kami na maliit. Pero ngayon, lumaki-laki-laki na. Bali yun, kuya, nagtrabaho sa EPSA. Kung lahat ng tiga Cavite, alam yun. Ano yun? Ano ba siya? Anong ginagawa? Factory worker. Isipin nyo guys, 2013 factory worker ako. Puta. For 3 months kasi hindi ako, makulit ako. Ilang taong hindi ako na-extend ng 6 months. Sabi ko, magpa-factory worker ako ng 6 months para magka-cellphone ako, mabigyan ko nanay ko. Sa 3 months na yun, natanggal ako, cellphone lang nabago sa sarili ko, sa nanay ko wala. Wala akong nabigay. So 3 months cellphone na bili mo? Pang vlog o hindi pang vlog? Wala lang. Wala pa. Cellphone lang. Ano yun? Samsung S4 pa yun. Okay. Binili ko ng 11K. Yun lang naipong ko nung 3 months. Tapos kuya, 2016. Ano, ito sa trabaho to kaya ginajump-jump ko na. Sa trabaho 2016, gano'n naman ako. Sa mga yero. Dito lang malapit yung sa lugar namin guys. Cavite rin. Sa mga yero, nag-check ako ng mga yero. Okay. Yung mga gano'n. Inventory na. Parang delikado kuya. Bakit? May nababagsak ng yero, may napuputulan. Okay. Parang ano din siya, warehouse job naman. Tumagal lang ako ng 2 months. 2 months tinagal mo. Hindi ko na naman nabigyan yung nanay ko. San, anong ginawa mo sa pera, nung yung kinita mo doon? Panakto lang uwi, sa date-date namin ni Commander, kami na ni Commander. Grabe yun. Kayo na yan. Kaya sabi ko, wala naman ako nambag sa nanay ko. Kaya yun, ano pa ba? Ano rin kuya, naano rin ako eh. So, napa-bisyo-bisyo din ako eh. Okay. Pero hindi ako bisyo sa ano, hindi ako bisyo sa inom. Sa droga, sa walang ganyan. Basta parang normal na bisyo-bisyo ganyan. Kasi mga kahombre ko, actually, isa sa mga nagpalapit sa aming dalawa ni Jonah ay yung pagkawala namin pareho ng bisyo. So, kumbaga, ang walang naigiinom sa amin, walang nag-iyoyosi sa amin. Siyempre, walang nagtetake din ng drug sa amin. So, in this case, ito si Jonah. Ang sinasabi niyang bisyo is yung kanyang pagiging makulit, no? Pagiging bad boy niya sa mga sitwasyon, sa mga ginagawa niya. Kaya, yun niya, hindi daw siya tumatagal ng 3 months. Imbes na 6 months, 3 months ka lang kinuha po. Grabe yun. Ganito yan.
Madami rin na nagsasabi na bakit daw kotse ang inuna mo at hindi bahay. Anong sagot mo doon? Hindi, ganito kasi yan. Ganito kasi yung mindset ko eh. May networking ako nasalihan dati. Okay, oo. So, nagtatanong-tanong ako sa kanila, pati yung kay Sir Sam. Oh, syempre. Shoutout kay Sir Sam. Ayan. Si Boss Sam, oo. Kasi ano eh, nagtanong-tanong ako sa kanila, sabi ko, mas... Ano kaya magandang unang ano yun, bilhin? Okay, okay. Magpapatuyo ako ng bahay o bibili ako ng kotse yung pangarap ko? Yes, yes. Sabi nila, magrenta lang daw muna ako. Maraming ganun. Marami nagsabi sa akin na ganun. Hmm. Sabi ko, oh, tama. Ganto kasi yan, guys. Marami siya nagtatanong. Dito, sasagutin ko na sa bagay kay MD. Ganto kasi yan. Yung sa bahay kasi, ano yan, ang laki nung magagastos mo sa umpisa. Hmm. Hindi ka na makakaipon yan, kuya. Yes, hindi ka makakaipon yan kasi pag may bahay ka, ang daming papagawa. Kailangan mo ng gamit. In short, kuya, mas malaki yung magagastos ko sa bahay. It takes time. Plus time plus din. Time. Tagal. Oh. Kesa dun sa... Eto, GTR. Yung GTR. Kaya nun yung GTR kaysa sa bahay. Kasi nga, yung GTR ko, ayan na yan eh. Gamitin ko, hindi. Hindi ako hassle. Ganto ganyan. Yung sa bahay, ayoko kasi magmadali, kuya. Okay, okay. Gusto ko kasi, magpagawa ko, di ba, may MJ's Mansion. Ang gusto ko, meron ding Boss Jonah Mansion. Okay. Kumbaga, ilang taon pa, kuya. Kumbaga, ilang taon sa bagay, sa bagay. Ang kaya, hindi pa ako nagpapagawa talaga ng bahay. Tsaka, hindi ko inuna yung mansion ko. Kasi, ang gusto ko, ano, makasama yung mga kaibigan ko sa isang bahay. Katulad to, Brusco Mansion. Dito kami, nagrarenta kami dito. Mas masaya to. Kumbaga, finifeel ko na yung bonding na magkakasama pa kami. Kasi, may time, ilang taon na lang, hindi ko masabi na... Magwawatak-wata kami na hindi Brusco Brothers. Magwawatak-wata kami ng bahay kasi may mga sarili-sarili pamilya na kami. Let's say na gusto mo ng isagad sa ngayon yung feeling, yung momentum. Yung momentum and then definitely yung sitwasyon nyo na magkakasama kayo. Gusto mo ng isagad yun. Kasi alam mo na nalalapit na yung panahon na definitely si Gary may family. Ikaw may family. Si Merck may family na. So definitely, siguro hindi pa na... sa mga susunod na taon, siguradong hiwa-hiwalay na kayo ng bahay. Saka kuya, ano, pag nagre-rent kami, mas makakaipong kami ng mas malaki. Alam namin yung ginagawa namin, kaya ito yung pinili namin. Ah, okay. Kasi ang dami nagko-comment kuya na ganun eh. Tama. Kumbaga kaya pinapauna ko yung kotse, kasi kotse, YouTuber kami. Kunyari, may mayaman na tao. Ang unahin niya, siguro, pwedeng bahay, pwedeng business, hindi naman kotse. Kasi sa amin, kasi YouTuber kami. Tama. Hindi naman sa pagano, kailangan namin ng flex sa katawan, flex sa mga gamit para bumenta kami. May content. Ayan, exactly. Bumenta kami. Tama, may content. Ang tawag kasi diyan, bro, is ano, hype. Hype pala. Kung walang hype, ito tandaan niyo mga ka-hombre ko. Even sa Battle of the YouTuber the same. You need hype in this business, bro. Ganito 'yan, ito yung business natin eh. Business. Business natin 'to. Ito 'yon. So what to do para ma-maintain yung business? Kailangan mo ng hype. Kasi we are working with people na sobrang hirap i-entertain. Napakahirap i-entertain ng mga Pilipino. Kasi ngayong araw na to, malakas ka sa malakas views mo, bukas pag wala ka nang mapakitang bago, wala ka na. Di ba? This guy is a content god. Napakagaling nito mag-content, mga ka-hombre ko. Promise. Ang galing niya. Napakalawak ng utak niya pagdating sa content. And napakagaling na... Ang galing niya sa kanyang trabaho. Iba. Sobrang believe ako, bro. Alam mo kung bakit. Kasi ako, pinipilit ko ngayon eh na mag-vlog. Diba? Napapansin niyo naman. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Inaamin ko, hindi ko kaya kasi iba yung sitwasyon ko eh. Iba yung ginagawa ko eh. Iba yung ruta mo sa akin. Iba. Magkahiwalay tayo. Pero, kaya ako bumibilib sa inyo kasi kahit ata itong relo ko, kaya mong gawan ng content ngayon. Pag sabi ko, Jonah, content mo to. Kita tayo ng konti sa YouTube. Kaya mo itong content na 10 minutes. Diba? Ganun yun, mga ka-hombre ko. Ayun siya. Ayun yung kakayanan niya. Umikot na tayo sa ganung trabaho ko. Ayun lang. Exactly. Galing. Bilib ako sa taong to talaga. Anyway, without taking away, syempre, kay anything kay Ezra, sa kapatid mo, sa kuya mo, bakit sa tingin mo ikaw ang breadwinner ng family mo? Well, ako lang may alam, kaming mga kaibigan mong may alam nito, ha? Pero pwede mong sabihin yan sa mga tao. Bakit ikaw ang breadwinner ng family mo? Bakit nga ba ako din? Hindi kasi kuya, unay ko na yung mga kapatid ko. Hindi, pwede mo ikwento yung kinakwento mo sa amin para mas clear sa tao kung bakit ganun, di ba? Siguro, ano, bumabawi lang ako sa mga magulang ko.
Okay. Yun talaga siguro. Hindi ako tumitingin sa ba't yung kuya ko ganito. Ba't yung bulso kong patid ganito. Then, hindi ka nga. Hindi ako ganon kasi ganito yan guys. Yung kapatid ko, sa aming tatlong magkakapatid, matalino yung dalawa. Okay. Si kuya, matalino yan. Natataas ang grades niyan. Si Kin, natataas ang grades niyan. Lagi honor yan. Ako, nag-honor lang ako nung bata lang ako. Panlaban ako sa spelling, kuya, mga grade 2 lang. So, pwede tapos may honor ako, tapos wala na. Nabanggit ko sa Lyceum, nagdadalawang isip sila, tapos ako nagtatampo. Lahat ng kamag-anak ko, never akong kinuhang ninong. Nagtatampo na ako ng kuya kasi high school ako, kuya ko, tapos si Kin, elementary pa lang, mga ninang-ninong na. Kasi nakikitaan sila ng kamag-anak ko, ng ano kuya, ng potential, ng umaman. Ganun yun eh, di ba? Kaya sabi ko, maging successful, let's say. Kaya yung inaanak kong isa, yung sa Tiga Bicol yun, shoutout kay Joshua yan. Ano siya, ako yung ata nagpresenta. Kuya ko nandun sa simbahan. Siguro ako din, gusto ko maging ninong. Ninong ako. Pangalawang inaanak ko, si Gami. Ako rin nagpresenta. Okay. Kahit ninong ko yung nanay niya, nabawal ko siya maging inaanak, ako pa rin nagpresenta. Okay. Kaya parang, pala matindi yung band niyo ni Gami. Oo. Pero yung sa dalawang kapatid, never ko silang ngayon na iniisip na, hanggang dyan na lang. Hindi. Pinupush ko sila. Siguro, ang dami ko lang naging pangarap, kuya, kasi napakadami kong kasalanan sa nanay at tatay ko. Kumbaga, bumabawi ako, ginagawa ko lahat ng makakaya ko magkapera para lang sa nanay at tatay ko. Kumbaga, hindi mo kasi matutumbasan yun eh, kasi, ano ba tatawag dito, iyak tuloy ako. Tangina! Kasi ano kasi ako eh. Ano kasi ako eh, kumbaga, ayoko kasi pag-usapan pag gumawa nanay at tatay ko, OMG. Kaya nga, hindi, actually. Ganito kasi. Sige, tuloy pa natin ko. Kasi, ayun nga, sana yung gusto kong makita ng mga tao eh. Naintindihan mo? Kaya ako yan tinanong sa'yo. Bali ako kasi ganito ako. Hindi, kasi ganito yan bro, para lang maklaro sa'yo, no? Kasi, ito kasi mga kahombre ko, kinekwent. Alam ko rin sa loob ko. Alam ko rin sa loob ko eh, kasi nakilala ko yung magulang niya eh. So, gusto ko manggaling nga lang sa'yo. Let's say, yung nanay at tatay mo, di ba? Siyempre, ikaw ang tumulong, tinulungan mo sila, maayos yung bahay niyo, di ba? Kahit o paano. And then, ngayon, siyempre, ikaw yung mas kumikita. Di ba? Kwento mo sa mga tao. Siyempre, dapat ikaw kwento mo yan. Basta ito. Basta inuunti-unti ko, bali ganun na nga. Mas matalino yung dalawang kapatid, mas masipag ako. Napakawalang niya ako. Kinukupitan ko nanay ko, makapag-computer lang. Alam mo yung ganyan. Makapag-date lang. Kahit kaninong, hindi pa kami nakala nun. Simula ko ng ganun. Tapos, basta yung lagi na papag-guidance ako. Kumbaga parang ano, papunta ka na sa pariwarang sitwasyon. Oh, okay. Hindi maganda. May brusko-brusko akong tropa, pero napapatropa ako sa iba na alam ko yung landas na talaga, pangit talaga yun. So, ganun yung nangyari sa akin. Tapos yung nanay ko. Hindi nag-give up sa'yo, most likely. Oo, hindi nag-give up sila kahit na na ganito ako. Ano pa rin, binibigyan pa rin nila ako ng pera. Isipin nyo kaya, ako yung pinaka-spoiled sa magkakapatid. Kasi pag black sheep, di kuya, marami nakarelate. Siguro, maraming makakarelate. Kasi lahat ng pinagkwentuhan kong malapit sa akin, nakarelate din sila. Kasi pag black sheep ka sa pamilya nyo, mas spoiled ka ng magulang mo. Totoo yan. Kahit ayaw aminin ng nanay at tatay mo, sasabihin mo na lang, favorite mo nga ako, nay. Favorite mo nga ako, tay. Ganon, kaya ako ngayon, kaya TMG ba naman? Kaya yung pag-uusapan nyo. Basta, tirahin nyo na ako ng tirahin ng kahit anong sabihin nyo, huwag yung pamilya ko. Kasi sa akin kayong galit, huwag sila idadama. Pero kasi, ang isa sa mga bagay na pwede kong sabihin, mga ka-homebrew, at syempre sa mga fans ni John, sa mga ka-bad boys, yung family niya ngayon ay sobrang saya na sa nakamit nitong tao na to. Kasi, he's almost there. Konti na lang, madami, maaayos niya na lahat ng kanyang sitwasyon na, lalo na financially, di ba, and all. So, kahit papano, naniniwala ako na sobrang proud sa'yo ng magulang mo. Kasi alam ko yun, man, nakikita ko yun talaga. Nakikita ko rin sa katahimikan mo. Pero may matututunan dito yung mga tao na may kapatid. Kasi, malimit yan sa mga may kapatid. Yung inggit. Sana sa mga ka-homebre ko dyan na nanunood dito ngayon, sana ma-adapt nyo yung ugali nito. Kita nyo na hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Instead, ngayon, siya pa mismo yung tumutulong din sa mga kapatid niya, di ba? Kaya ako, may habol pa ako kasi
Yung kapatid kong babae, kumbaga, si Kim, oh, matalino nga, kaya niya mabuhay mag-isa. Yes. Yung dati, kuya ko, lagi ako binubugbog niyan. Oo. Oh. Hindi, share ko lang ito, hindi ako galit sa kuya ko. Kumbaga, kuya kasi yun, kumbaga, binubugbog ka niyan kasi may ginagawang kasalanan. Ako, nagtatampo ko sa kuya ko, sabi ko. Eh, ako ay napakaloko ko na nun. Ang dami ko ng mga tropang mga nananaksak, yung mga ganyan. Hindi magandang sabi ko, kaibigan. Naiyak ako noon, binubugbog ako ni kuya. Sige, ikaw, kuya, hindi kita magawang masuntok kasi mahal kita, kuya. Yung ganyan yung tapati yung sa ano yung pagkuya kasi magulang. Oo naman. Yung, magulang sa lahat. Kunyari, hatikin pagkain. Uy, but konti lang. Ganun kasi mga kuya, pero pati yung ano yun, sa pag, kunyari, may gagawin ka, hindi ka bibigyan ng, alam mo yung parang hindi ka bibigyan ng tip. Parang ganun kasi, ganun pagkuya. Ngayon, hindi ako gumante. Alam mo yun, kahit normal kasi yung iba kasi dyan. Hindi ka ganun sa kuya mo. Yung iba kasing pamilya dyan, kaya kung ganyan naman kayo, huwag niyong gagantihan. Mas okay dyan na mas ano. Magtulungan kayo. Oo, tulungan mo pa siya. Kasi mas i-bless ka ni Lord kuya pag tinulungan mo pa yung ganun eh. Kunyari yan, kuya ko, ayoko nang ganyan lang yan. Ayoko minamalit yan. Yung nani tatay ko, si Kin, ayoko nang minamalit yan. Nani ko, bigyan lang ako ng bigay ng pera. Ayoko na kasi nang minamalit sila. Gusto ko, ano, dati kasi kuya naanuhan kami nun eh, para minamalit pamilya namin. Okay. Kami yung ganito. Nakatanggap ka rin ng ganyan. Kaya ngayon, ano, ang sinasabi ko lagi sa kanila, kasi sobrang bait ng nani tatay ko. Oo nga eh. Minsan, yung iba niyo may mali, kakampihan pa nila. Okay. Parang ganon kasi sila, kuya, napakabait. Kaya sabi ko, ano, ako na lang yung magiging palaban sa pamilya namin. Sa totoo lang, ikaw lang yung ganyan. Oh. Ikaw lang malakas niyan. Kasi yung kuya mo, wala. Tahimik lang. Tahimik. Si Kin, wala lang. Diba? Oh. Ikaw lang, no? Ilang taon na kayo ni Carla? Five years ba? Siguro magsisix years, no? Ito lang, kuya. Pwede. Oo, magsisix sa November pala. November ano ba? Paano kayo, saan kayo nagkakilala ni Carla? Kasi maraming, hindi kuya nila alam yun. Hindi ko rin kuya, alam yun. Ito, kuya, matindi to. Nakita kami ni Carla sa 7-Eleven. Ganun. Sikat yung 7-Eleven dati. Dati kasi pag nas... Kunyari, de, alam to ng mga batang 90s lalo na. Oo naman, yes. Pag gusto nyo man chicks magtotropa, pupunta sa 7-Eleven. Tapos konting bili. Tapos ang gagawin nyo dyan, kuya, sakto may event yon. May sayaw kami sa bayan. Pag nagsasayaw sa bayan, na dancer sila. Oo, dancer pa kami simula. So, ang mangyayari nyan, kuya, ano? Dapat, ano ba tawag dito? Diba, tambay kami sa 7-Eleven. Tapos, siyempre, sasayaw kami, yapang namin, talagang fa-concert kami, manchichicks kami. Eh, nakita ko si Carla dumaan. Oo. Sabi ko, wow, bumbayin. Ganda. Oo, ganda. Maputi. Oo. Tapos, pinakuha ko yung number dun sa, may ex si Russell eh. Oo. Hindi ko na papangalanan. Wag na. Tapos, pinakuha ko yung number, eh, tropa niya pala. Tapos, nung kinuha yung number, tinuro ako, naghaya ko, kala ko, pugi-pugi eh, no? Pag-text ko, ayoko replyan. Ay, hindi nagre-reply. Hindi nagre-reply. Eh, nagsayaw na kami noon. Dapat, hindi ganun kasi yun. Dapat, bida na ako eh. Dapat, pag-impugay ka na sa akin. Nagsayaw na ako eh. Tapos, anong nangyari? Ang pagbasa niya raw ng chat, ay, ng text, sabi, loh, kala mo sinong pogi? Ayaw reply ako, kuya. Basta ganun, ang hirap. Nahirapan kang hirapan. Puta, ang tagal na lang. Feeling nga. Oo. Hindi, pero maganda si Carla talaga. So, ganun talaga yon. Pero ngayon, worth it naman, di ba? Alam ng mga tao na dumating din sa sitwasyon na medyo bumagsak din yung korelasyon nyo. Nandun ako noon, nung mga sitwasyon na yun. Lagi kang pinopo sa FB. Okay, ati, pag-usapan yan. Okay na yan. Alam naman na lahat yun. Okay. Pero mahalaga, nakabawi na. Okay na kayo ngayon and all, di ba? So, anong feeling na magiging tatay ka na soon? Congratulations, bro, puta. Tangina. Ano, kuya? Siguro, di ko alam eh. Basta siguro, tuturing siya bilubunsong kapatid. Parang ganon. Parang kasi hindi pa ako ano eh. Parang, ready naman. Pa. Mahirap din eh. Ready naman. Kaso, ano ba? Ready ka naman, yes. Oo. Kaso, parang yung banding iniisip ko, paano ba ito? Okay. Paano ba ito? Ay, kumbaga, ang concern mo is more on banding kung paano kayo magsasama. Basta, inaano ko lang. Kakapain ko. Oo naman. Step by step yun, step bro. Step by step. Matatanong din ako sa iyo, kuya. Ako na makakapagsabi sa iyo. Kasi, syempre, ako yung pinaka-fresh eh. One year and a half yung anak ko. So, step by step mo yan i-take. Sa ano? Sa financial, walang problema. Oo. Pag-aalaga ko yan. Hindi, yung pag-aalaga, okay lang. Okay lang. Hindi, ako din eh. Hindi, mapapaisip ko na lang. Kaya yung mga dogs ko, sinabihan ko na. Sabi ko, Gami! Big doggy!
John! Si ano pala, si... Basta lahat ng tropa, sinabihan ko na, uy, tulungan nyo ako. De, ganun din ako. Actually, ako, shoutout syempre sa misis ko, hindi ako galaga sa anak ko. No, kuya, no? Lagi ako nagtatago sa kwarto. Sinabihan ko, Bruce ko, GFs. Oh, ayan, oh. Yeah! Hindi, mahirap, bro, ha. Nung mga umpisa, actually, nag-alaga ako, puta, hirap, man. Kasi, puyat pa, ano, oo, oh, puyat, puta, sakit sa ulo. Tapos, iyak, tae. Oo. Pa-dedehin mo. Madaling araw. Ay, dumede. Oh, ay, naku, patay ka. So, tama yan. Sila na, sa ngayon, syempre, financial ka. Oo. Si Carla na lang muna bahala, syempre, gusto niya yan eh. Siguradong gusto. Bahal na mahal niya yan, sure. Ikaw rin naman, pero tatay ka, eh, kailangan mo magtrabaho. Yan yung sasabihin ko. Ipatrabaho kami eh, mapupuyat kami. Pero ang mahalaga, huwag mong pabayaan sa financial. Yun kuya. Yun lang yun. Walang problema. Financial, okay. Tas mahal mo naman din. Karagi ka namang present. Eh. Okay na yun. Yung sa mahal, pasok na yan, kuya. Mm-mm. Sa financial, isang talpak lang yan. Malagiyak. Sige, ganito yan. May babaguhin ka ba sa sarili mo para sa anak mo? Naisip ko na yan, kuya. Baka ano, yung nasa isip ko dyan, sabi ko, ah, dati idol ko si KMG. Si KMG talaga, yung idol na hindi ko pa siya nakikita. Yung galing talagang walang niya. Eh, ganun din ako noon. Sabi ko, siguro, pag lumabas yung anak pa ni Carla, yung kung anong ugali ni Kuya MG ngayon, siguro magiging ganun na rin ako. Guess mo ba, Kuya? Yung parang, oh, hindi na pwede. Ay. Okay. Parang ako ngayon, yung ugali ko ngayon. Oo, oh, Kuya. Parang, awayin ko kaya to. Ay, hindi na pwede. Oo, di ba? Ganun ako eh. Yan yung isip ko. Ganun ako ngayon eh, di ba? Nung nabuntis si Carla noon, sabi ko eh, ano? Ah, alam mo yung kuya yung ito, babalik ko lang. Alam mo yung sinigaw-sigawan ako ni Bon? Oo. Yung nagalit ako? sabi ko, nasa isip ko, pag uwi ko, sabi ko, magbabago na ako eh. Ba't pa ako kumatol? Naka ganon, kuya. Kaya pagsisisi. Oh, kaya pag kunyari, ngayon, kahit di pa nalabas, iniunti-unti ko nang binabago sarili ko, kuya. Kumbaga, kunyari, may issue. Tsaka yung mga posting ko, kasi ako, biglang magpopos lang ako, magpapadala ako sa emosyon. Katulad ng popos ako ganyan. Ay, mali pala. Ay, binabash ako ng tao. Ay, mali na naman ako. Yung parang ganon, kuya. Hindi, okay lang yan. At least naman natututo ka sa pagkakamali mo. Ngayon, alam mo kung paano i-adjust. Ina-adjust mo na yung sarili mo, di ba? Ganun. Grabe. Puta, ang lapit talaga natin sa isa't isa. Lapit talaga namin, mga kaumbra ko, promise. May mga bagay na sobrang puta, dikit kami nito si Jonah sa ugali. Kaya, pero, suggestion ko sa iyo, huwag maong gayahin. Kasi ang boring ko talagang tao. Alam nyo yan. Oo. Alam nila na napaka-boring kong tao sa tunay na buhay, ha. Pero, syempre, kaso, napaka-close lang talaga namin. Oo. So, lumalabas yung pagkakulit ko. Kailangan, ano, yung anak mo, mas mabigyan mo lang ng, tama yung word mo, bonding. Oo. Kumbaga, magpag-kulitan ka, ganyan. Tapos may time ka rin, kasi vlogger ka rin. Pwede mo na rin yung i-vlog. Oo, yun. Content mo na yun. Maganda yan. Pero kaya yung kulit ko, siguro hindi mo mawawala yun. Mm. Yung kulit ko, pero yung mawawala na siguro sa akin, yung yabang-yabang. Yung parang yabang na, ano? So, Jonah, gusto ko ngayon, ikwento mo sa amin ang kwento ng tattoo mo. Ang galing! May ganun, kuya. Oo, hindi. Kasi, ayan, matagal ko nang iniisip. Ito lang dito. Eh, lahat ko na, kuya. Ito lang ba tattoo? Dito lang na to. Ito ano to? Ito. Siguro, kuya, magsisimula muna ako sa... Sige, ikaw. Pinaka first tattoo. Sige. Magsisimula ako sa first tattoo, ito. Tong barko. Kasi yung tatay ko, yung pinost ko, baka nakita nyo, meron siyang tattoo ng barko. Ah, okay. Pinaganda mo lang. Oo, seaman siya. Kaya sabi ko, ipapatutuo ko na yung barko. Kahit ayaw ng tatay ko na patatuan kaming mga anak niya. Sabi ko, tayo may tatuo kayo. Patatuo din ako, idol kita eh. Black sheep talaga. Diba ganun mag-isip yun ako, ya? So, kaya pinatatuo ko, ayan. Tapos syempre kasama na yung compass doon. Para yung buhay mo, alam mo. Parang ganun, alam mo yung daan. Alam mo yung daan, ayan. Tapos may cover lang siya. Ay, ang unang tattoo ko pala, eto kuya, mali pala ako. Second pala to. Ah, sige. Pero at least na ikwento mo na yung ibig sabihin. Nawala na eh. Tagal. Eto pala ang unang tattoo ko. Yan. Yung bad boys. Bad boys. Tapos may Bruce ko, Bruce. Siyempre, alam nyo naman. Lagi ako si bad boys, Bruce ko, Bruce. Eto pala yung pangalawa. Inano na yan eh. Kumbaga, kinover up kuya. After nyan, ang tinatoo sa akin, eto. Okay. But eto. Bakit pitbull? Pitbull yan, kuya. Okay. Akala ng iba, werewolf eh. Kaya mga wolf. Pitbull kasi napakadali lang naman, kuya. Napaka-basic kung bakit. Paborito kong aso, pitbull. Si Beauty. Yun nandiyan yung 10 years old. Kasi yung pinaka-paborito kong aso talaga. Kasi siya yung nagsalba sa amin ni kuya sa kalungkutan namin nung namatay yung labrador namin. Oh. Talagang iyak kami noon, na-distemper. Talagang lagpak siya. Yun, so ganun. Dumating si Beauty, si boy namin, sumaya kami ulit.
At saka ang sweet niya sa'yo kanina. No, sweet siya sa'yo. Oh. Tinatawag ka talaga. Oh. So, yun. Tapos ngayon, may binili ka rin bagong pitbull din. Si Bullet. Si Bullet. Tapos meron din akong pitbull. Si Taz. Si Taz. Si Taz yung gray. So, eto. Ito yung sunod, si Vegeta, kuya. Siyempre. Si Vegeta kasi... Ikaw ba yan? Ganyan ugali mo? Hindi, geto kasi yung ugali ko. Tama si kuya. Parang may pagkakaugali kami eh. Oo nga, kasi nagbago siya dun sa part sa Dragon Ball. Lumabas na yung tunay niya ugali. Nagkaanak siya. Malakas pa rin siya, pero oops. Ay, tapos mapapaisip siya, may trunk siya. Yun, ganun siya. Si Bulma rin. Mahalaga si Bulma sobra. So, ganun siya. Galing daw. Tapos ito, ito yung pinakabago latest ko, Brusco Bros. Ito yung logo namin. So makikita nyo, lahat ng Brusco magpapatadak ng ganyan din. Ay, puta. Pero sa iba't ibang katawan. Spoil ko na yung Erasel dito. Dito rin sa boxing. Oo. Magbabakit yan. So yun, kuya. Ayos. Yun na. Sige. Salamat. Bali yun, mga kahombro ko. Maraming salamat doon na syempre sa time. Syempre sa chance din. Marami pa tayong susunod. Pero sa circle ko lang natin. Yun lang ang mga ma-interview ko. Pero sige lang, kasi may event na rin kami very soon. So yun, Jonah, good luck sa upcoming event. Syempre sa Battle of the YouTubers. Ba't ako mapailing, kuya? Kasi, bumalik ako sa 86 kilograms. Ay, gago. Hindi, kasi kinakabahan na, akala ko naman kaya ka na mapailing dahil baka hindi mo mapigilan naman sarili mo doon. Kasi kuya, emotionally, medyo grabe si Jonah emotionally. Hindi, kasi kuya, katulad niyan, kunyari, ano, di ba si Russell? Yung boxing ni Russell? Gula talaga ako. Kasi hindi, nga, siyempre. Ganun ako eh, kumbaga, pag tropa kita, pag talagang yung tropa parang kapatid na, wala ba ka ng patayan? Ayun ganun nga, talaga ako, ganun ako magmahal sa... Ayun nga, kaso lang magkakanak ka na nga, di ba? Ganun nga ako, yan. Kasi paano yun? Kunyari, si King. Kunyari, boxing ulit si King. Binanata ng tapos na yung laban. Anako, yung ganun, parang... Nako, syempre, delikado na yun. Naka, yung tropa mo. Pero later na yun. No? Hindi ko alam, mangyayari. Basta hindi ko masasagot. Basta hindi ko alam. Depende sa pangyayari kung magsosorry ba. Kung hindi, grumble. Parang, ganito kasi yan. Hirap kasi. Si Jonah ay super impulsive. Lalo na sobrang tindi na paalaki ng pakialam niya sa aming mga kaibigan niya. So, pagpapasensyahan nyo na to, na makikita nyo na naman to sa Battle of the YouTubers na syempre, gigil na manalo ang Brusco, manalo yung kanyang kakampi, manalo siya, ganun talaga. Oh, ganun talaga. Ganun talaga si Jonah. Ayun yung ugali niya. Maraming salamat, bro. Kaya may habol pala ako. Ah, sige, go. So guys, baka magtataka kayo bakit parang unti-unti ako nagbabago. Hindi ko magagawa to ng pang sarili ko lang, kuya. Hindi rin yun dahil sa pamilya, sa tropa. May Diyos kasi ako eh. Okay. May Diyos kasi ako, si Lord Jesus. Kumbaga, hindi ako magiging ganito. Kumbaga, lagi ako nagpe-pray sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng knowledge, ng ano, ng wisdom para yung ano ko, yung mga kaibigan, yung pagiging leader ko. Oh, yun niya eh. Maano ko, kumbaga, mahirap kasi maging leader eh. Kumbaga, mahirap talaga. Maano matawag dito? Mahawakan ko sila na maayos. Kasi pag wala akong ganito, wala akong ganyan, wala mahirap kung wala si Lord sa buhay ko. Hindi ako magkakaganito. Siguro yung dating Jonah, may ano, kilala ko na si Lord. Kaso ngayon, mas kilala. Mas kilala. So ayun lang, masasabi ko, kung gusto nyong siguro guminhawa sa buhay, kilalanin nyo muna siya. Yun lang. Yun siguro yung isa sa mga gusto mo sanang mabago dati. Pero ngayon mo lang nagawa kasi. Walang nagsabi siguro sa'yo or may nagsabi pero hindi ka nakikinig. Siguro kuya na yun eh. Talagang panahon. Panahon, panahon to para naniniwala din ako doon. Naniniwala din ako doon. God's will. God's will. Saka sa lahat ng mga haters ko dyan, kayo na bahala kung maga para sa akin, pinagpipray ko pa rin sila ko eh. Oh, hindi sa pagiging plastic, lahat. Sa mga haters ko, Lord, kayo na bahala sa kanila. Ganun lang. Hindi, actually bro, ganito kasi yan eh. No? Yung mga haters kasi natin, no? Isa din yan sa mga sumusuporta sa atin. Yun nga. Tandaan mo yan. Ha? Yun nga. Kasi minsan mapapansin mo, yung mga haters natin, sila pa yung unang nagko-comment. Minumura ka, pero sila yung nauna nag-view ng video yun mo. Nga, we, it means a lot, di ba? Parang ano lang yan, kuya, parang pag may haters kasi, mas lalong nagpupursige. Parang yung dati, ganun talaga. Wala daw akong pambili ng kotse, pa-picture-picture lang. Ito, bumili ako ng GTR. Wala na silang masabi. Pero marami pa rin sila nasasabi. Tapos, pinapatunayan ko lang. Patunay, kasi tama yan eh, kailangan mo rin kasi minsan ng ano eh, ng gas na magsisindi sa yung para fire. Lalo ko lumakas. Para lalo ko lumakas. Ganun talaga yon. That's a part of it, bro. Even nga, ang may kapal, meron ding may haters din, di ba? Wow. May iba't ibang paniniwala ng yun, mga tama, tao eh. Tama. Hindi natin mapi-please lahat. Yun, tama. Pero whoever stays
ay pucha, talagang minamahal ng todo yan. Tama. Yun lang, maraming salamat Jonah. Brusco Bros, maraming salamat sa inyo syempre. At maraming salamat Jonah, tinanggap mo ako sa Brusco Mansion. Oo, yun. At, ano ko lang dito? Punta lang lagi. Ayun niya. Open ka, open. At syempre, congratulations Jonah at Carla. At yun, tingnan niyo yung regalo ko sa anak niya. Kuya, thank you nga pala. Ayan, so may baby shower, so mapapanood niyo yung lahat yon sa kanyang vlog. So yun, one love, good fucking vibes. Abangan niyo Battle of the YouTubers very soon. Yun lang, salamat, thank you. Bye-bye, si Kuya, naka-boost ko shirt.